mga switches natin. So let's go naman into the form factors. Ano yung mga styles ng switches natin? Okay? Now, the first style ng switches natin are called fixed platform. Fixed platform means ito yung mga switches na nabibili mo pa isa-isa. So this is one switch, this is another type of switch, this is another type of switch, ito switch ulit yan, fixed form platform. Ano ibig sabihin ito? Features and options are limited to those that originally come with the switch. So kung 24 ports lang yan, hindi yan pwedeng maging 48 port. Bakit? Yung binili mo lang 24 port switch eh. Okay? And yung, kung ano yung features ng switch na to, it stays with you forever. Hindi siya upgradable. Hindi upgradable yung memory. Hindi upgradable yung processor. Hindi upgradable yung operating system. Well, pwede mong i-upgrade yung operating system by doing patches pero or rolling up another version of the iOS. Pero yung ports mo, yung processor mo and memory, hindi yan ma-upgrade eh. Kaya tinawag siya na fixed. Kung ano yung binili mo, yun ang nakuha mo. Well, yun yung gamitin mo. Okay. So kung 24 port yan, wala kang choice. Hanggang 24 ports lang siya. Okay. Now, meron din tayong tinatawag na modular platforms. Ano itong modular? Ito yung mga upgradable switches. And ito usually yung mga ginagamit sa distribution and core. Kasi nga upgradable sila. Okay? So, yung modular platforms are switches na merong chassis that accepts line cards and contains the ports itself. So, another view of this one, ito ang sample ng isang modular platform. This is bare bone, yung skeleton ng isang modular switch. And ikaw ang bahalang magsaksak kung ano ba ang magiging performance ng switch mo. So for example, dito sa line na to, 48 port yan, 48 port. Tapos ito, this is called ano na bang tawag dito? service module ba yan? Andito yung operating system. Okay? I forgot the... Medyo mahina ang utak ko ngayon. nasa dulo ng dila ako eh. Hindi ko masabi. Pero nandito yung operating system. Yung brains ng modular switch mo. Nandito yung operating system niya. Andito rin yung processor and memory. Okay? Ano na bang tawag dito? Service module ba? Hanapin natin ha. Ano bang switches yung... Cisco modular switches. Ay! Tumatanda na ako. Nakalimutan ko siya eh. Wait, pause ko lang ha. Hanapin ko lang. Ayun, naalala ko na. Supervisor module. Supervisor module. Pero makikita niya dito, ito yung mga line cards. Ang tawag natin dito, line card. Ito yung mga modules na pwede mong isaksak sa iyong modular switches. So, parang ito. Multi-gigabit line card for copper cables. Yan. Line card din for cables. Ito may PoE. Ayan. Ito PoE plus. Tapos ito fiber optic. So ibig sabihin, pwede mong hatakin yung copper module mo, tapos palitan mo ng fiber optic. Pwede 'yon. Upgradable kumbaga yung switch mo. Okay? So makita dito, nahihila 'yan. Pwede niyong palitan. Okay? And if you go to my YouTube channel dito, okay? Makikita nyo dito actually kung paano ako nag-install ng ganito type of switch. Panoorin nyo lang yan. Ito yung pinaka-una-unahang video ko sa aking YouTube channel. Okay?
Pakita ko na rin sa inyo since nag-Google na rin tayo. Para tayo sa YouTube channel ko. Okay. Na medyo hindi ako masyado naglalabas ng video ngayon sa aking YouTube channel kasi busy. Okay. So tonight the future I'll release more. Okay. So ito, saan ba yan? Yan. Network Cisco switch install. Ito yung video na yun. Makikita nyo rito pag pinanood natin yan. Forward na natin. So, yan. Dito. Dati mag-load. Yan. Parang mabagal internet ko ngayon. Ah. Or mabagal sa YouTube. Lumabas naman yung comments. O, yan. Ito, nagkakabit ako ng power supply. Playback natin. 2 times. Tapos, i-mute natin yan. So, may kita niya dito. Nagbabuffering si Kwan. Nagbabuffering si YouTube. Ano naman? Okay naman. Ay, hindi. Sinet ko kasi as 2 times. Anyways. Yan. Unti-unti ko siyang i-fill-upan. Okay. Hanggang sa mabuo ko yung aking modular switch itself. So, ayan o. Oh. So, power supply muna. Secondary power supply. And yung line cards and so on and so forth. Okay. So, that is the modular platform. Now, next naman is called a stackable platform. So, stackable switches connected by a special cable effectively operate as one large switch. So, si Cisco, dati ang offering lang niya is fixed or modular. Yun lang yung dalawang choices mo dati. Pero si Cisco, nakita nila na merong mga ibang customers na gusto ng affordability ng fixed pero may features ng modular. Okay? May features ng modulars. Kaya gumawa si Cisco ng stackable platform. Ano ibig sabihin nito? Ganito yan eh. For example, bumili ka ng isang fixed platform na switch. Pero sa likod, may capability siya to stack. Okay, so ano ibig sabihin nun? Ang budget lang ng kumpanya niyo is for one switch lang muna. Okay? Then, 6 months down the line, nakita niyo, uy, kulang na yung ports ko, bumili ka ng second switch dito. Pero pare silang may stackable features. Ano ibig sabihin nun? Pwede mong ikabit yung stacking cable ng switch 1 natin to switch 2. Okay? And now, these two switches will effectively become modular switches. Okay? Na magiging isang buong switch lang siya. Instead na dalawang switch ang minamanage mo, magiging isang switch siya, pero by using stacking cable. Okay? Then, bumili ka ng pangatlong switch, then bumili ka pang apat na switch, stack mo lang yan, kabit-kabit ka ng kable, ganito yung itsura. Okay? And now, papaikuti mo yung last switch mo to the top para may redundancy sila. And now you have fixed switches pero they are working as modular switches itself. Okay? Iisa na lang ang brains nilang lahat. Okay? Parang modular. Pero binili mo siya na parang fixed pa isa-isa. Okay? Sa modular platform kasi hindi pwedeng yung itong line card lang isasaksak mo, walang intelligence yung modular platform mo unless bumili ka nung supervisor module mo at saka dalawang power supply. So, napagastos ka doon. Ang advantage kasi ng fixed, it works out of the box. Kaya mura siya. Modular, mahal yan. Nasa milyones ang halaga nan. Okay? Pero, may mga customers kasi Cisco na gusto ng affordability ng fixed pero the features of a modular. Kaya ang tawag dito is a stackable platform. So, halos lahat na ng switches ni Cisco ngayon is, I think, stackable na. Okay, yung mga fixed platform nila. Pero you have an option to stack them in the future kung gusto mo.